Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na nga ang mga latest na mga issue ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lover sa social media base sa live ni Gabby Basciano at ni Eve Matiglao. Panoorin muna natin itong mga karagarag. Let's watch. Masaya na, masaya siya, super. Ano? Uy, chichi. Saan sila dala? Yung chiching pwede yung pang-public. Basta grabe yung commotion sa likod. Pagkatapos. Parang magko-compete ka pa. Grabe yung ano. Uy, hindi no. Sasabihin na ano na. Na sana ikaw nandun ka din. Yung mga ganun. Tsaka sobrang yung close namin ni Thailand. As in. Ha? Niyakap ka ng lahat. Oo naman, pagkababa ng stage after nung 20, niyakap nila akong lahat. Tapos, yun, doon na nagsilabas ng mga chichi. Na hindi mawawala. Oh, of course, hindi kompleto ang pageant journey kung walang ganon. Hindi ko nababasa lahat ng comments, pero ang daming nalulungkot na hindi ka pumasok. Pero ang dami ring proud sa'yo. Pinoy. Pero thankful din naman ako na at least hindi ko gagawin yung ginawa ni Cindy. Na kasama niya sa buong taon yung basta soon, dinner na lang. Quiet na muna tayo at quiet maraming muna. Pero ano, tawag dito, masaya siya. Masaya lahat. Mm-hmm. Sadyang may mga bagay lang talagang maririnig ka sa umaga na pang breakfast. Ganun. Yun lang na. My God. Sabi nila, spill the tea. At sa chismosa. Nga bilas eh, para quiet na. Pero hindi naman, masaya ako sa lahat ng mga nandun sa top 20. Masaya ako dun sa mga nanalo. Pero ngayon lang ako naging aware dun sa mga... Ano unang tinawagan mo? Nung kahapon? Yung after talaga, yung after ng coronation. Sino ba? Si ate. Tinawagan niya ako ano? Hindi siya after coronation eh. Nung top 20, after pa lang ng top 20. Tumawag na. Kinamusta niya na ako. Tapos nag-advise siya na, okay lang yan, ano ko ba? Sabi ko, te, okay lang ako. Oo. Kasi okay sir, masaya naman. Ito yung journey ko dito. Kaya, importante talaga nga enjoy mo lang yung journey. Lalo na pag nagko-compete ka na sa ibang bansa. Diba, yun yung sinabi ko. Lalo na mo. Saka, yung sisters, i-treasure mo. Over the world, meron kang sister. Oo, yun nga yung shoot pa lang namin ng swimsuit. Sinabi, kasi tinatanong nila ko palagi na ang Philippines daw is known na parang mga powerhouse. Tapos sabi nila na Thailand and Philippines daw palagi nangunguna, ganon. Tapos ako, palagi ko sinasabi sa kanila na ako, mas bibigyan ko ng panahon yung pagkikipag-mingle sa kanila. Kasi kung meron man akong madadala sa pag-uwi, sabihin na natin manalo. For example, nanalo ako ng Miss Intercon. Dadaling ko lang yun na isang taon. Totoo. Pero kumbaga yung friendship nyo, yun pa yung pwedeng mag-last ng more than a year. Mm-hmm. So, at least, na-prove ko naman yun sa kanila at talagang bago sila magsiuwian kasi may mga umuwi na today. So kahit na nagsiuwian na sila today, talagang meron kaming mga usapan na alam nyo na pag pumunta kayo ng Pilipinas or pag pumunta ako ng bansa nila. Yan ang mga karagarag na narinig na natin ang live ni Ima Tiglao at saka ni Gabby Basciano. Para sa akin, ang magiging reaction ko, mas mabuting hindi na magsalita si Gabby Basciano. Kaysa magsalita siya, nakuputaktihin talaga siya ng bongga sa mga social media, diba, dadagsa yung mga basher ni Gabby Basciano sa iba't ibang bansa. Kung sakaling i-reveal niya kung ano yung nalalaman niyang
anomalya sa naganap na Miss Intercontinental 2022, 'di ba? Bilang ano ha, bilang pagsuporta sa pambato natin, 'di ba? Kasi pag social media na talaga yung mga basyo na talaga yung aatake, mahirap, baka hindi kaya na ni Gabby Basyano yung atake ba, 'di ba? Kung ano man yung nalaman ni Gabby Basyano, sarilinin na lang niya kung i-share man niya kay Ima Tiglao or kay Sydney or sa mga iba niyang ano trusted na kaibigan. Okay na yun, pero wag nilang i-post sa social media na mismo sa Pilipinas manggagaling yung mga ganitong mga pa-issue, di ba? Kasi ano eh, sasabihin bitter yung ano naging pambato natin sa nagganap niyang ano placement sa Miss Intercontinental 2022. So, mas mabuting manahimik na lang siya at i-enjoy na lang niya kung ano niya naging journey niya sa Miss Intercontinental 2022 kaysa magpalabas siya ng mga pa-issue na mismo sa bibig niya manggaling. Makakasira yun sa imahe niya at sa reputasyon ni Gabby Basyano, mga karakrak. Yan lang ay base lang sa ano, sariling opinion ko lang. Ewan ko kung magkasangayon ba tayo. Kung ano man yung mga pati, kung ano man yung mga pa-iskandalo o mga anumalyang nalalaman niya, huwag na niyang i-post o sabihin sa social media. Hayaan natin na malaman natin sa ibang bansa, diba? Hayaan natin, ano ba, yung iba, taga-ibang bansa ang mag-ano, reveal sa mga pa-issue na ginito at ano yun, makimaritis tayo. Huwag lang mismo sa pambato natin manggagaling kasi masisira talaga yung imahe ni Gabby Basyano, di ba? Sa isang ganon. So, yan ang mga karag-karag. Ano yung masasabi ninyo sa pa-live ni Gabby Basyano at saka ni Ima Tiglao? Sang-ayon ba kayo na i-reveal ni ano Gabby Basyano yung mga issue, yung mga pati sa naganap niya na laban sa Miss Intercontinental 2022 or sang-ayon kayo sa naging opinion ko? Ewan ko mga karag-karag, magkaiba-iba tayo ng pananaw at paniniwala. Magrespetuhan na lang tayo at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pa-good vibes na reaction video sa Beauty Pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Karag-Karag. Ang babae lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye.